Nanawagan ng Kampo ni dating Senador Bongbong Marcos sa Kampo ni Vice President Lenny Robredo na itigil na ang pagpapakalat ng fake news kaugnay sa electoral protest ng dating senador. Gitang Kampo ni Marcos, malinaw na pabor sa kanila ang desisyon ng Korte Suprema na ituloy ang election protest. Si Eden Santos sa detalye. Itigil na umano ng Kampo ni Vice President Lenny Robredo ang pagpapakalat ng fake news kaugnay sa electoral protest sa kanya ni dating Senator Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Marcos, malinaw na pabor kay Marcos ang desisyon ng Korte Suprema sa botong 11 na pabor na ituloy ang election case at 11 tutol sa motion ni Robredo na i-dismiss ang nasabing protesta. Taliwasaan niya ito sa mga sinasabi ng Kampo ni Robredo na panalo na naman sila. Payo ni Rodriguez, basahin munang mabuti ni Robredo ang kaso bago sila magsalita ng magsalita sa media. Bakit hindi kami kasing sigasig nila na magsisigaw na dapat dismiss na yan? Invoke natin ang Rule 21, ang Rule 34, sapagkat naiintindihan po namin ang ibig sabihin ng batas. Marunong po kaming umintindi at nag-aaral po kami ng aming kaso at ang ibig sabihin ng batas. Yun po yung lagi kong pakiusap kaila Mrs. Lenny Robredo. Itong kasong ito ay hindi ordinaryong kaso. So bago sana tayo lumabas sa national TV at kung ano-anong press conference o interview ang gawin ni Mang, ang gawin mo, sana po pakibasa yung iyong kaso. Pakiintindihan ninyo yung inyong kaso at yung mga applicable rules at yung mga limitation ito. Kinontra rin ni Rodriguez ang pananaw at opinyon ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban kaugnay ng usapin sa annulment of election result. Ang sinasabi ko kasi ni dating Chief Justice Panganiban, wala raw, hindi raw ho pasok sa jurisdiction ng tribunal yung usaping annulment of election or failure of election. Subalit, laruhin ko po yon. Ang sinasabi po ng Rule 65, pag binasa po ninyo, speaks of manual revision as a cause of action. Pagka wala kang recovery at ang cause of action mo ay manual revision, the court may dismiss your case. Wala pong sinasabi dong annulment of election results. Saan naman tayo kukuha ng batas patungkol dun sa annulment of election results, yung second cause of action ho ni Senator Bongbong Marcos? Para pong ano ito eh. Basic po ito sa law school. Kapag ka ikay nagbasa ng kaso mo, basahin mo from cover to cover. Pagka nag-aaral ka ng batas na applicable sa kaso mo, basahin mo rin from cover to cover. Hindi lang ho dyari yung binabasa from cover to cover. Lalo na po yung kaso mo at yung batas na applicable dito. They keep harping on Rule 65. Ang rules of procedure po sa PET ay hanggang Rule 75. Hindi po natitigil yon sa Rule 65. Sana ho, nagbasa pa sila ng kaunti at tinapos sila yung kanilang pag-aaral, nandun po yung Rule 73. Ano po nakalagay doon sa Rule 73? Yung the following shall apply in suppletory character and effect. Ano po yung the following shall apply? Number one, the rules of procedure. Second, the Supreme Court decision. And third, decision of the electoral tribunal. Tiniyak ng kapo ni Marcos na tatapusin ang kaso hanggang sa mapanagot ang mga mapapatunayang nandaya sa halalan noong 2016. Kanyang isinasabuhay ang kanyang social pact and commitment sa sambayan ng Pilipino na kanyang tatapusin ang election protest na ito at bilang ambag, maliit na ambag sa nation building na ginagawa ni Pangulong Duterte na ayusin ang election ba electoral process natin at panagutin ang mandaraya. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25.